sa bawal ang pasaway kay Maring Winnie. Pilipinas! Pabor ka bang gawing Pilipinas? Paano niyo masasabi na hindi pamilya sa ating ear ang air? Pag sinabi ko po sa inyo, pakakainin ko kayo ng French fries at saka fried chicken, hindi na po natin kailangan effort na magkita tayo sa Friday para magkumain ng French fries at fried chicken. There is no official law na nagsasabi na ang Philippines ay Pilipinas. Ang pambansang wika ng Pilipinas, P, ay Filipino. Ng komisyon ng wikang Filipino na gamitin ang Pilipinas kesa Pilipinas. E paano yan? Anong tawag sa atin? Pinoy? Ang UP? UF na ba o? UP? E ang Armed Forces of the Philippines, OAFP, magiging AFF na? Miss Pilipinas na rin ba tayo sa Miss Universe? Mabuhay! Pilipinas! Nako! Paano na yung mga nagpatato ng Pilipinas? Lagot na! Okay ba ito sa ating mga kafu? Kapuso? Mas maano yung Pilipinas. Kasi yung Pilipinas parang ano na tayo dun eh. Yung hindi na siya Pinoy. Yung mga Pilipino po may tendency po na sabihin po yung F, magiging P po. Kasi masadali pong sabihin. Pag nag-change tayo ng standard, malaki yung effect niya sa documents, a lot of costs and things. May cost na yung nag-i-entail. Pag ginawa din po yun, parang tinanggal na rin po natin yung mayaman na kasaysayan ng ating bansa. At it's important, pinapractice natin yung pagiging Filipino natin. And wala sa word, diba? Kung Archipelago de San Lazaro na lang kaya ipalit natin sa pangalan ng Pilipinas, type mo, noong 1521 kasi, itong itinawag ni Magellan sa ating mga isla. Nang sinakop tayo ng mga Kastila, ang Archipelago de San Lazaro ay naging Pilipinas. Tinawag nga itong Las Islas Pilipinas. O sa ngalan ng noon ay hindi pa hari, no? Pero ano pa siya noon? Crown Prince, no? Prince of Asturias noon. Na nagipaglaon naging Haring Felipe, Philip II ng Espanya. At ito yung naging pangalan na ng Pilipinas bilang kolonya. Ang katipunerong si Andres Bonifacio, tinawag tayong Katagalugan. May iba namang nagmukahi pa na gawin itong Alipinas, Kapatiran o Katipunan. Sa hanay nila Bonifacio ng Katipunan, mas local, mas yung katutubong mga tawag. Nang dumating ang mga Amerikano noong 1898, naging Philippines naman ang Pilipinas. Hanggang sa naging tagalized ito at naging Pilipinas na base sa mga letra ng lumang alpabeto kung saan walang titik F. Hindi riyan nagtatapos ang panukalang pagbabago. Hindi lang panahon ni Marcos no, kahit noong panahon pa ng mga Amerikano ay may mga panukala na moves na bigyan ng bagong pangalan ang ating bansa. May ilang bansa na rin ang nagpalit ng pangalan tulad ng Thailand na dating kilala bilang Siam. Burma na ngayon ay Myanmar na at Cambodia na makailang beses nagpalit ngunit nauwi rin sa Cambodia. Dito sa ating bansa, dalawang dekada nang isinusulong ng national artist na si Virgilio Almario na siya rin tagapangulo ng Komisyon ng Wikang Filipino ang pagpapalit ng Pilipinas sa Pilipinas. Si Antomas daw kasi ng kalituhan ang pagkakaroon ng tatlong pangalan ng ating bansa, ang Philippines, Pilipinas at Pilipinas. Sa artikulo ni Almario na pinamagatang patayin ang Pilipinas noong 1992, ang Philippines daw ang unang dapat mawala sa tatlo dahil tatak ito ng patuloy na pag-iral sa ating utak ng pananakop ng mga Amerikano. Kung gagamitin ang Pilipinas, makatutulong daw ito sa pagpapalaganap ng opisyal at modernisadong tawag sa bansa na kumikilala sa kasaysayan at pag-unlad ng pagkabansa nito. Bahagi ito ng pagiging mas eksakto, mas modernisado ng ating wika. Sa aking palagay, bagamat maganda na sana isang pangalan na lang ang gagamitin, anuman yung wika na gagamitin, hindi pa rin ito sapat para mapatingkad yung tinatawag nating national identity natin. Kasi para sa akin, yung Pilipinas ay may malawak na pagtanggap sa kasalukuyan ng mga tao.
Tutol din ang pambansang samahan ng lingwistika at literaturang Filipino sa paggamit ng Pilipinas. Kasi ito ay ginawa ng Komisyon sa Wikang Filipino nang walang malawakang konsultasyon. At isa pa, ito ay nakakagulo dahil wala naman sa mandato ng KWF ang pagpapalit ng pangalan ng bansa. Hindi raw ito pagiging modernisado at tila bumabalik daw ito sa nakaraan. Ginawa na nga nating Pilipinas ang bansa natin. Inalis ang F, ginawang Pilipinas mula sa Pilipinas dahil malaya na tayo. Kung tutusin, isang titik lang naman ang papalitan. Pero ito na kaya ang susi para sa pag-unlad at pagbabago sa ating bansa. Alamin natin yan kasama sina Marnie Quilates ng Komisyon ng Wikang Filipino at Lacan Dupil Garcia ng Pambansang Samahan ng Lingwistika at Literaturang Filipino. Dito lamang sa Bawal ang Pasaway kay Maring Winnie. Mukhang ang debate ay F o P. Pagpapalitan ba ang pangalan ng Pilipinas sa Pilipinas? Kailangan ba ng batas? Marnie? Ang aming pong paniwala ay kami ay nagwawasto lang ng pangalang Pilipinas na maging Filipinas batay sa... Bakit rectify? Dahil po, noong 1987, Constitution, mayroong provision doon specifying kung anong language ng Pilipinas. Sa bagong kwan, bagong abakada na naging alpabeto, nagdagdag ng 8 letra. Mm-hmm. Kasama ang F. So what does that have to do with changing Pilipinas to Filipinas? Okay. Firstly, yung purpose po ng pag-add na yon is not just to para mag-reflect ng mga hiniram, but to include lahat ng natural sounds occurring sa mga language ng Philippines. Meaning, okay. Ifugao, F. May F. Oo nga naman. Ivatan, may V. Okay, okay. Tausug, Maranao. Isa pa pong consideration, ang batas natin ay nakasulat sa English lamang. So, ang official name natin is Philippines. May provision na kailangan i-translate, hindi naman po na-translate. Wala tayong official translation. But there is no official law na nagsasabi na ang Philippines ay Pilipinas. Pilipinas. Exactly. Ganun ba? Why are you so against it? Alam po ninyo, ako po ay may naong tumututol doon sapagkat ang Artikulo 14, Section 6 ng ating konstitusyon, nakalagay po doon ang pambansang wika ng Pilipinas, P, ay Filipino. Malinaw na ang Pilipinas po ang pangalan ng bansa. Pero tayo muna, ang ating saligang batas, ang pagsulat niyan, English eh. Mm-hmm. Trinanslate lang yan eh. Yes. So trinanslate niyan, sino nag-translate niyan? Kayo? Kami po, hindi namin alam. In other words, kayo ang nagsabi, ang saligang batas ang nagsabing, ito eh, Pilipinas at saka Filipino. Kayo ang nagsabi noon. No. Eh ngayon, kayo gusto niyong palitan. Hindi po. Walang official na translation. Kayo ang nag-umpisa. Kayo nagkamali. Hindi ganun po. Of course, marami ng administrasyon. Since 1987, Since 1987. Okay. Yun lang po ang basis. May F na sa bagong alfabeto. So, kailangan iwasto natin ang bye-bye ng Pilipinas into Filipinas. Ano pa ang inyong gut hatred of F? Of the F word? Opo. Ang lahat ng bansa na umuunlad ay pasulong. Ito pong nangyayari ito, ang gusto ni Carillo ay maibalik po doon sa panangalang ibinigay ng mga Espanyol kay Filipinas. Ngayon, mapapansin po natin na ito po ay pangalan ng bansa natin. Totoo po yun, nung sakop tayo ng Espanya. Tayo po ngayon hindi na sakop ng Espanya. Hindi na tayo sakop ni Haring Felipe. Tayo muna, kung gagawin natin Pilipinas, hindi na after Rey Felipe yun? Ito po, transcend po. Ito yung parang paglayo po natin doon sa konseptong tayo sakop pa ng Espanya. Kung gusto natin maglayo, ba't hindi tayo mag-choose ng ibang pangalan? I mean, Siam naging Thailand. Opo, totoo yan. Abyssinia naging Ethiopia. Mm-hmm. Alam niyo po, maaaring nga po mas maganda pa nga ayun eh. Ito po ay isang bagay na nagigintay lang para magkaroon po ng pagkakahati-hati kung ano ba ang pangalan ng bansa. Ang gawa po nila ay resolution, Professor Monsod. Ngunit nakalulungkot na doon sa kanilang stationery nakalagay na po, Republika ng Pilipinas.
Eh, resolution pa lamang po ito na dapat dumaan to sa Kongreso. Ginagawa lang namin ang mandato ng KWF. May problema ba kayo na magiging Pilipinas? Ang problema nyo is bumabalik tayo. Yung rinirecognize natin uli ang Espanya. Eh yung Pilipinas, hindi rinirecognize ang Espanya ngayon. Ito po ay isang issue ng pambansang pagkakakilanlan kasi. Okay. Sa ngayon po kasi, kung ang buong bansa na, ang buong sambayanan ay kinikilala ang bansa natin bilang Pilipinas, tayo ay Pinoy, tayo ay nagbibigay ng ating pagmamalasakit sa bansang Pilipinas, tayong mga Pilipino. Ang F po kasi ay isang isyong pangwika, panglingwistika. Sa katunayan po, maring minipunog na F sa atin, ay sa pananaw po ng linguistika ay hindi po isang makabuluhang tunog. Ang tawag po natin isang problema. Talaga? Opo. Bakit, Phil? Ang dami-daming Pilipino, nagpapalit ng F sa P at saka P sa F. Meron ang daming Pilipino, alam mo, sabi, you know, Philippines, ang nangyayari, Philippines. Paano nyo masasabi na hindi familiar sa ating ear ang F? Pag sinabi ko po sa inyo, magkita po tayo sa Pride Day kasi pagkakainin ko kayo ng French fries at saka fried chicken, wala pong problema sa atin yun . Hindi na po natin kailangan effort na magkita tayo sa Friday para magkumain ng French fries at fried chicken. Sa mga katuwid po, sa mga ganitong usapin, yung F po natin, katuwid po ng Ifugao, ay malaya nang nagagamit sa librong Ifugao, P-U. Na wala naman nagiging problema. Naintindihan po yun ang lahat. Sa paniwala po ng KWF, it is a question of history. Because for 300 years, F ang Filipinas, si Rizal at saka si Bonifacio, F ang ginamit. Ang Pilipinas ay ngayon lang 20th century in-introduced. Ni Lope Casantos. Mas mahaba ang history ng Filipinas kaysa Pilipinas. Ang Pilipinas po ay ang pinagtigisan nga ng dugo ni Rizal Bonifacio sapagkat walang ibang pangalan ng bansa nun kundi ang isang pinilit na pangalan na ibinigay ng Espanyol. Ngayon tayo, ang tawag sa atin, Pinoy. Tanggap natin yan. Gusto niyong Pinoy? Hindi po. Bakit? Because it's Filipino. So it's Pinoy. Ang palayaw na Pinoy is taken from the third syllable of Filipino. Pagbalik natin, tatanungin natin, ano ang magiging epekto sa mga epekto ng itong mga pagbabago sa mga dokumento natin, etc. Yes. Gano'ng kamahal or, you know, is it going to be costly or anything? Let's just pursue it to the end, shall we? Stay with us. Mga kapuso, now when we get right down to the nitty-gritty, ang nag-aaway na organisasyon ay ang Komisyon ng Wikang Pilipino at saka yung PPR, Pambansang Samahan sa Lingwistika at Literaturang Pilipino. Masama ang loob nyo sa Komisyon ng Wikang Pilipino kasi sinasabi nyo, Diyos ko, ang pinag-uusapan nito yung pagpalit ng P sa F sa Pilipinas, habang merong isang napakalaking problema at napakalaking krisis sa wikang Pilipino na mangyayari. Opo, by 2016. Ano yung mangyayari na krisis sa ating wikang Pilipino? Yung basic education curriculum po sa tertiary level, zero, wala na po ang Pilipino. Ang matitira na lang as the language of instruction sa tertiary level ay English. Bakit ayaw nyo yan? Alam po natin na ang Pilipino po sa kolehiyo ay dito po natin ginagamit ang paglalapat ng wika. Una sa pananaliksik o research, pangalawa po sa pagsasaling wika o translation, at saka yung panunuri pampanitikan o yung tinatawag natin literary criticism. Ang mga ito po ay hindi na mabibigyan ng ganung katinding pagtalakay kung ito po ibababa sa grades 11 and 12. Sang-ayon kayo dyan? Opo. Okay. Pero meron pa rin course na major in Filipino language, wala na. Meron po. Kung may mag-enroll pa po. In other words, ang kinakatakutan nyo, mawawalaan kayo ng jobs. Maari pong makita yon sa isang puto. Kasi ayun ang nangyari doon sa mga teachers of Spanish. Kung may crisis na ganyan, bakit ang fina-focus nyo, changing the P to F, and you're saying changing the F to P and keeping it. Yeah. Ako personally po, hindi ko pa masyadong familiar yung ano ng CHED,
yung kautusan na yon. I'm sure kung i-oppose ninyo yan, we will be together with you. Salamat po. Pero hindi rin totoo na hindi importante yung TNF. Kasi it's only a tip of the iceberg. Sa ngayon, meron tayong Philippines. Meron tayong Filipinas. Meron tayong Pilipinas. Mm-hmm. Alright. So, and you're saying, hindi isa dapat ganon. Dapat lang. Isa lang. Okay, standardization. Let's find out. So, the benefit is, magkakaroon tayo ng standardization. Anong cost? Anong kailangan? Alimbawa sa pasaporte natin, Republika ng Pilipinas. No. Lahat yan. In other words, all succeeding. Mm-hmm. Hindi retroactive yan. Hindi retroactive. Alright, retroactive. Ano pa? Ano mangyayari sa Universidad ng Pilipinas? Magiging Filipinas? Yeah. Walang cost yun? Walang extra cost? But the official name of UP is University of the Philippines. Yes. It's English is our second official language. Bakit natin papalitan yun? Kung gusto mong gawing Universidad ng Filipinas, you're saying that there's really no cost? Exactly. Well, there is very little cost. Little? Okay. Little cost. What is the little cost? Ganito lang po. Ang implementation po dun sa KWFR solution is gradual, selective, and non-compulsory. Pag naubos na yung present supply, okay. Ang pinaka-immediate lang is perhaps the seal of the President of the Philippines. And it's really important to you. You really feel that it is that it is kailangan na kailangan ito kasi masyado tayong meron na tayong 7,000 languages, meron pa lang tatlong pangalan ng Pilipinas. Mm. Okay, isipin isa inyo, ano ang cost? Isipin niyo po, Professor Moon, so habang sinasabi na nung dahan-dahan, hindi sapilita na pagpapainita, isipin niyo sa panahon niyo kung paano magkakaroon ng pagkakahati-hati, pananaw ang mga Pilipino. Sa ngayon lang po, meron ng mga survey, maging sa Yahoo, na makikita po doon, napakaliit na 10% lamang ang mga Pilipino ang gusto po dito ng Pilipinas. Kung ang sinasabi po ni Tagapangulong Almario sa kanyang mga press release na ito po'y batis sa konsultasyon, gusto po sana malaman ngayon mismo, kailan po ito at saan naganap. Hindi po kami nakonsulta. Dito sa puntong ito. Oh, hindi kayo nang konsulta naman. Po? Kailan po ito at saan naganap? Well, unang-una, yung mga commissioners ng KWF ay language representatives. Sila ang mga kinatawan ng mga rehiyon at saka yung kanilang lingwahe or wika na ngayon ay nakaupo sa komisyon. Sabi nga po nila, mukhang hindi naman po praktikal. Mm-mm. Sa ngayon nyo, dahil may mas malalaki pa pong issue na dapat pagkukunan ng pansin ng KWF. Aha. And so, ang sinasabi nyo, kailangan, wag mo nang pang-isipan yung P2F. Kabuhayan po kasi, ang nakasalaray dito. Ayan, kabuhayan ninyo. Opo, amin po natin po yun. In other words, you know, I just want to make, hindi ba, this is a lobby because you are afraid of losing your jobs and your occupation. Isa po yes, yun. Let's. I mean, you know, at least let's be very, very clear about it. Because alam ko, syempre, palaging pinag-uusapan yung kultura, mawawala, etc. But in the final analysis, it's economic. Mm. What is the cost of putting F to P to F? Ang mangyayari po niyan, yung pong mga dokumento na ito ay maging parang, ano yung maging archaic na lang bigla na kapag P? Bigla ba yun? Ang inyong kwan is you are just rectifying. Ang sinasabi niya, hindi lang correction yan eh. Parang it is a major change. And you will never agree. Right? You will never agree. So ang punot dulo nito, ano ha? Marnie and Phil. Ilang pangalan ang Pilipinas ngayon? Dalawa, tatlo, o isa? Ngayon tatlo. Dalawa. Tatlo. Filipinas, Philippines, Pilipinas. Okay. Dalawa lang po. Napagkat yun lang po ang nakalagay sa Constitution. The Constitution was translated into Filipino by these people. So you cannot say that the Constitution said, ito ay Pilipinas. It may be sad, etc. But the fact is, ang ating saligang batas po ay sinulat sa Ingles. Mm-hmm. Ang pag-translation, iba. Pero so hindi nyo masasabi na ayan ang sinabi ng Constitution. Ano ngayon? Ang sinasabi nyo eh, pwedeng Philippines at saka pwedeng Filipinas. Hindi, pero sinabi ni Almario, ayun ang kailangan umali, mapatay. Yun ang kanyang kampanya ever since. Pero hindi yan ang
na hindi yan ang resolution. But ngayon sa resolution, it's silent on that. In other words, he is going further than the resolution of the KWS. That's his personal campaign. The question is, we will still have dalawang pangalan, Philippines and either Filipinas or Pilipinas. And for that, we're going through all this, right? Through all this, because may nagagalit na bakit kailangan palitan ang P sa F. Ang question ngayon, sa wala kayong problema, ang turismo, yung kampanya, it's more fun in the Philippines. Ngayon ba magiging it's more fun in Filipinas? Hindi kailangan kasi it's written in English. Pwede po akong magtanong ng isa lamang? Okay, sa Makati, sure. Official po. Sa Makati po, pag English ang gagamitin, University of the Philippines. Tama po. Lalo na pag ngayon, Pilipino, Universidad ng Filipinas. Ako? UF. Palagay ko, hindi sa klaw ng KWF yan. Because UP decides its own name, if it doesn't want to translate University of the Philippines, it will not translate. It has only one official name, University of the Philippines. Ang UP ay hindi nyo po sako, pero ang bunsong Pilipinas ay ginugulo nyo ngayon sa pangalan ng bansa. Ginugulo. Ang UP hindi nyo masakop-sakop. Okay. Samantala ang buong bansa ay ginugulo nyo ngayon. Unfair yata yan. Nanonood sa atin I ngayon. I think unfair yan. Sa palagay nyo ba, ang pagpapalit o hindi pagpapalit ng isang titik sa pangalan ng Filipinas o Pilipinas ay magkakaroon ng will it make a difference sa ating nationhood, sa ating pagkakakilala sa ating bansa? Yes or no? Yes. Sa akin po, ang P at F ay wala. Maliban sa magiging paurong lamang kapag ginawang F. Pag-urong? Pag-urong po. Ikaw naman, Marnie, ano ang sinasabi? Mas makabuluhan yung F kasi nanggagaling sa kasaysayan niya. Hindi paurong yan. Okay. Mm. So, mas meaningful. Meaningful doesn't mean retrograde. Okay. Ayan mga kapuso. Huwag kayong alis dyan mga kapuso. Meron tayong konting-konting analysis. Talaga naman mga kapuso, bakit pa natin pinag-aawayan yung F at saka P? Alam naman natin talaga yung F at P is always practically interchangeable in a lot of Filipinos, hindi ba? Anong sinasabi nila? Kanina sinabi ko, Philippines, my father, the phallus. Ano ba yan? You know, in other words, sa atin, F and P are practically one and the same. Ngayon, meron bang may kabuluhan ba ang to change it? Only to change the name from Pilipinas to Filipinas? Only as the KWF says, only to make it more consistent. Pero sa akin, that is such a yung much ado about nothing. Bakit po? Well, you know, if we really want to make sure that the name of our country is reflective of us, aba, ibahin naman natin, bakit naman ang pangalan natin is after a Spanish king who was not exactly the best king in the world in the first place. Now, tignan nyo, naging Iran ang Persia, naging Thailand ang Siam, naging Pilipinas o Filipinas ang Pilipinas. Please, may magagandang pangalan, sinabi sa akin kanina, pwede, hindi ba ayaw, gusto nyo ba? Lakambayan. Nang ganda nun, hindi ba? What does that mean? Well, it's like Maharlika. It's people who are noble. Okay na okay yon. We can do any other things. We can look for a name. Why don't we have a contest? Or a, you know, among Filipinos and say, what would you suggest to be the name of the Philippines para mawala na sa atin ang ating colonial past? Right? And we will only talk about our colonial past in our history books about the Americans and the Filipinos. Don't you think that's better? Let's choose a name for ourselves. Maharlika is one. Aking Maharlika or Lakambayan. E sinasabi, Maharlika si Marcos ang gusto niyan. So what? Just because Marcos liked it doesn't mean I will not like it automatically. Napaka-gags naman natin kung
you don't like a person, you will automatically refuse to accept anything he says. If the devil asks you to go to church, will you stop going to church? Kita niyo yan, mga kapuso. In other words, if we are going to think about changing the name of the country, please, let's not get bogged down in P's and F's. Let's really talk about what is important. What is the name that really reflects our nationhood and our character as a people? And I don't want you to be denigrating us either, mga kapuso, ha? When we are Filipinos, we are proud of our country. We will change the name of the country, or we will say Filipinos. I don't care what's in a name. A rose by any other name will smell as sweet. Alam niyo, mga kapuso, it's really hard to make pasaway here kasi both sides talagang sincero sila at talagang they feel very strongly about their stand. Pero kung meron akong magpapasaway ako, sasabihin ko lang, please, can we concentrate on more important topics? This was a fun tonight, but now let's be more serious next time.